Okay, ang ating next case, ito ay tungkol sa anak na, ito, ito ba yun? Si Michael Calica na nanak Kate. Naku po, ito ba yung ano, addict sa ML? Iba ito. Di kasal, may dalawang anak din. At una si Jonal at dalawa naman ang anak kay Michael. Ayon kay Michael, sinasaktan daw ang kanilang dalawang anak, isang 4 na taon at 5 taong gulang. Gusto daw ni Jonalyn na sustentuhan pati siya at ang kanyang anak sa una. Kahit na hindi niya anak, gusto masusentuhan. Anong klase ito? Napag-alaman din na mahilig uminom kasama ng mga lalaki si Jonalyn. Oh, shush, Mario Josef. Muntik akong mauntog dito sa puwang ko. Okay, at may ebidensya na magpapatunay na sinasaktan talaga ang mga bata. Makapagsasabi yung panganay na anak. Kaso lang, pinapagalitan kapag magkwento sa iba, pati anak niya sa una, sinasakyan din, sinasaktan din ni Jonalyn. Ito na yung ating complainant, si Sir Michael. Ito na. Sir Michael, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Alright. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon, sir? Dito kay, sa inyo ni Jonalyn. Sir, simple lang gusto ko mangyari, sir. Sir, medyo may... Bago po akong makipag-ulat sa kanya, mayroon po akong listahan dito para... Listahan? Isinulat ko na, sir, para baka may malimutan. Yan ang gusto ko. Talagang ready-ready. Sige po, nasa listahan mo na po. Isa-isay natin. Number one, ano po yung unang kasalanan ni ma'am? Eh, sir, bali hindi po ito kasalanan, sir. Bali ito yung demand ko. Yung gusto kong ibigay ito sa kanya para di sa aking mga anak. Ano po? Ebidensya? Hindi po, sir. Gusto ko pong ibigay ito para sa kanila. Para hindi na po kami masyadong humaba ang usapan bago po kami magtalo. Okay, so may listahan ka na mga ibibigay mo. Yes, sir. Yes, sir. Baka papayag na siya dito, hindi na kami masyadong magtatalo. Hindi na tayo mayroon. Pareho na, sir. Napakabait mo naman, sir. Imbis na manunumbat ka, mamimigay ka. Ay, sir, hindi na ako magsusumbat sa lahat. Hindi nga, kaya nga, sir, eh. First time ko ata makatanggap ng ganitong klaseng reklamo in 20 years ko sa public service na yung magreklamo sa akin, usually kasi manunumbat talaga, ikaw mamimigay pa. Napakabuti mo, sir. Sige po, sir. Sige, sabi mo na sa akin yung mga pamimigay mo. Ay, sir. Una sa lahat, sir, hindi naman ako yung dato pa ako, sir, umbasa. Hindi ako itong ano, ako isa lang, nakabase ko ako sa sale. Kaya base ko ito sa kakayanan ko, yung kaya kong ibigay sa sige kanya. Po, sir. Kung ano lang kaya nyo. Sige, isa-isa natin, sir. Number one, ano ba yung ibigay nyo? Gusto ko siya, sir, yung panubahay kasama ng mga anak ko. Bali, sir, bayad na yung bahay, sir. Pagdating ko dito, binayaran ko na agad yung bahay. Okay, so kaya number one, bayad na yung bahay. Number two, ano po? Yes, sir. So, sustentuhan ko, sir, sa nang total, maliliit pa kong ano ko. 1,000 kada buwan. 1,000 kay cash? 8,000, sir. 8,000? 8,000, sir. Yes, kada buwan? Monthly, sir. Tapos yung bukod sir yung medical ng mga bata, siyempre ng mga bata, sinisipon, noobo nilalangat ko minsan. Okay. Sir, siyempre, pinabibili mo ba kami? Hindi bayad, sir. Bayad ng bahay, tapos 8,000 cash, pwera pa medical. Aba, ang galing mo sir. Yes sir, tapos sir, yung, okay, sige. Siyempre damit ng mga bata para sa mga anak ko, bukod din yan sir. Bukod pa yung mga damit? Wow, pinapawaw mo kami ah. Bukod pa sa tapos, mga damit. Tapos sir, meron akong... Meron ako sir, meron kaming nabili sir na bahay nung kami pa. Oh. Ito naman sir, hindi maganda. Masasabi natin masama, kumbaga ipag-aawahin pa. Pero pwede sir, tirahan. Ayaw ko lang sir sila patirahin doon, gawa ng maraming galit sa kanyang tao doon. Baka mapahamak ang kanyang so, anong, ang anak namin. Oh, sige, anong gusto niyo mangyari sa bahay na yon? Yung bahay na yun sir, pauupahan namin. Kanya na rin yun sir. Bukod pa doon sa 8,000, bukod pa doon sa pre-medical, bukod pa doon sa mga pre-damit, yung paupahan doon sa bahay, mapupunta pa sa kanya? Eh, yes, sir. Pero, sir, dahil yung pinaghirapan kong bahay na yun, hindi niya yung pwedeng, baka balang araw siya magkakapamilya, hindi niya pwedeng tirahan yun. Tama nga naman. Agree. Dahil, sir, pinagpawisan ko ngayon, at saka, pag siya yung nagkapamilya na, tatanggalin ko na yung pupan ng bahay. Sir, sandali lang, sir. Sandali lang, sir. Alam mo, magugunit ko na. Ngayon pa lamang, mamaya, magbabasa tayo ng mga reaction later on. Siguro, sabi ng mga netizen, I'm here! Please come to mama after your relationship with that girl. Supustahan tayo. Sige sir, continue. Number four? Ayun niya, sir. Yung bahay niya, hindi niya pipindihan. Pagbalang araw siya magkakapamilya. Natural. Pinapawisan ko ito. Masakit sa... Okay. Ako naghirap nun. Ayun ang kondisyon. Lahat na yon, yung sa bahay, huwag lang tirahan ng lalaki niya. Para sa kanya lang yun, sa mga anak niyo. Yung 8K, sir, tsaka yung pupa sa bahay kanya na yun. Tapos,
kung gusto niya sir magtrabaho pa, siyempre dapat magtatrabaho din siya sir, eh, diga, dahil mga anak namin yun. Okay. Pwede niya sir palagaan sa nanay ko yung mga bata. Okay. Meron pa sir? At saka sir, meron pa isa dito sir, yung anak niya kasi sir, yung anak niya ay nangangailangan din ito ng, ito hindi dito sir, hindi ko ito anak, ito, ito yung pinag-aaral ko lang nung okay. Nakamit pa. So, step, yung, ano po ito, lalaki ito, step-son, sir? Step-baba. Step-daughter. So, what about the step-daughter, sir? Yung gusto ko din, sir, masuportahan niya yung kanyang anak. Hindi naman gagaling sandal ako, nagbibigay din ako sa anak niya eh. Teka mo na, siya magsusuporta doon sa step-daughter o kasama doon sa pagsusuporta mo? Siya, sir, siyempre, obligado din niya na yun. Ah, okay, baka gusto niya magtrabaho para sa mga anak, sa anak niya. Sa step-daughter, okay. Yes, sir. So, ibig sabihin, labas ka na doon. Sige. Yes, sir. All right. Pero yung sa side ko, sir, ako nagbibigay pa rin ako sa bata. Kahit na okay. Hindi kami. Sige. Ano pa, sir? Meron pa? Wala na? Sa ngayon, sir, okay na po muna ako doon. Okay na muna. Kung ano pong panya ako. Pwede natin makausap si Mrs.? Sige. Kapalit ng lahat na ito, sir, anong gusto mangyari? Hiwalay na kayo? Sir, hindi. Hiwalay na talaga kami, sir. Hindi namin babalikan. Dinala ko. So tumawag ka lang para sabihin sa kanya itong gusto mong arrangement, itong mga sir, pagiging hindi generous mo sa kanya. Opo, hindi ko po kasi sir mausap na maayos. Sige. Ang gusto niya kasi sir, pati siya susustintuhan mo. Sabi ko hindi na pipwede, taliwalay na tayo. Sige po, nandiyan na ba siya, no? Kausapin na natin. Aba, napakaswerte naman itong iyong girlfriend na si Jonalyn. Aha. Nasaan na si Jonalyn? Hello, Jonalyn? Yes po. Jonalyn, napakabait pala itong si Michael. Hello po. Jonalyn? Hello, Jonalyn? Po. Okay. Sasabihin ko sa'yo yung gustong mangyari ni Michael. Una, yung bahay bayad na. Yung upa dyan. Wala ka nang problemahin dahil tuloy-tuloy babayaran niya. Pangalawa, mabibigyan rin siya ng 8,000 cash per month. Bukod pa dyan yung medical, bukod pa dyan yung damit ng mga bata. And then number 3, meron daw kayong bahay na yun ate naipundar ninyong dalawa. Tapos ngayon, paupahan mo raw yan at yung rental sa property na yan, mapupunta pa rin sa'yo. Yung bahay po namin, sir, hindi ko po yung pauupahan. Kami po ang titira nun by August kasi po, pansamantala, bayaw po ang nakatira. Dahil po yung kanyang kapatid, wala pong pangupa. Yung kanya pong kapatid, pansamantala, ang aking pinatira. Sinabi ko po sa matirin ko na yung bahay, ay kukunin ko na po ngayong August kasi po magpapasokan din. Lilipat na po kami mag-ina. Sir, ang amin pong agreement na pinag-usapan po ni Michael Miranda ay 10,000 po ang allowance ng mga bata. Dinagdagan niya po ng 12,000. Ang sabi po niya dito nung dumating ng aming bahay sa barangay namin ay magpirmahan daw po kami ng agreement para po sa sustento ng 12,000 at sa barangay or DSWD. Tapos lumapit po ako sa barangay at DSWD, hindi daw po sila nag-i-issue ng ganitong agreement. Dapat po ay sa attorney. Nung ako po ay pumunta ng attorney para magpagawa ng agreement at sinabi ko po kay Michael Miranda na ako ay magpapagawa ng agreement, umurong po siya sa pagpirma. Yun lang po sir ang hindi namin napagkaintindihan. Okay, ma'am, sandali. Ma'am, makasingit, ma'am. Okay. Magkano po yung una na pag-agreehan yon, dalawa? Ang amin pong napag-agreehan pong sustento niya ay 12,000, hindi po sir 8,000, sinungaling yan. Okay. 12,000 po sir na ang kaya po kami nagkakaganito ngayon at na... Naisip niya magpatul po dahil nga po wala silang makuha ang simpatya sa barangay at sa DSWD. So, okay. Naging choice niya po ang magpatul po. Ang okay. Sa akin po, sir, walang problema eh. Dahil po ako ay lumapit lamang po sa attorney para magpagawa ng agreement. Okay. Ang agreement po na ipinapagawa ko nung sinabi ko sa kanya, sabi po niya wala siyang ibabayad sa attorney. Okay, sandali po, ma'am, sandali. Sir Michael, 12,000 daw palang unang agreement ninyo. Kaya mo ba yung 12,000 naman? Pwera pa yung yes, medical? Yes. Pwera pa yung mga damit? Yes sir, tama po yun yung sinasabi niya po, 12,000. Pero sa 12,000 na yun na po sir, ay nakalaki po doon na kailangan pati siya isusustentuhan ko. At ang sabi po niya sa akin sir, ayaw ko sa kapitan, ayaw ko yun sa PSWD. Kailangan ay sa attorney tayo. At ang gusto niya po mangyari sir, ang sabi ko naman, ito ang demand ko sa kanya. Yung mga anak ko, total ilang araw lang ako dito, ipahiram mo naman sa akin. Ang sabi po niya sa akin, hindi po pwede yan. Kailangan kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Ang mga anak ko sa akin lang 24 hours na nakitingnan ko. Tapos, kung gusto mong makasama ang mga anak mo, sa akin ka matulog.
Okay, sandali po, ma'am. Sandali po, sir. Ma'am Jonaline. Yes po. Okay, I'll be fair here, ano. Una, yung anak niyo po ay 4 and 5 years old. Yes, now, naintindi mo ba yung sinasabi niyang 8,000 para lumito 4,000 each child? Pwera pa doon yung medical expenses pag nagkasakit yung mga bata. Pwera po yung mga damit. So, ibig sabihin, yung 4,000 each child, pagkain lang po yun, gatas, o kung nagagatas pa, o diaper. And then, ma'am, dito nga ipapasok, yung bang ikaw dapat maghanap ka rin ng trabaho. Huwag yung aasa ka ng lahat sa kanya. Kasi ang gusto mo ato mangyari, hindi ka magtatrabaho at lahat na lang iasa mo kay sir. Ang problema nga po, sir, paano po yung mga bata ko? Papasok po yan. Wala pa pong mag-aalaga sa ngayon, maliliit pa po yan. At saka ang napagkasunduan po namin ay 12,000, sinabi niya po yan dito. Kaya po yun nagkakaganyan dahil nga po ayaw niyang pumirma sa attorney. Ma'am, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto mo magtrabaho na without getting out of your home, getting out of your house. Ma'am, makinig ka muna, ma'am. Mahirap po sa inyo eh. Ang bilis mo magsalita. Marami akong alam, mga tao na nakapag-work at home, magdiskarte ka, magbenta ka online. Marami akong alam ng mga tao niyan. Ngayon, usong-uso yan. Magbenta ka, maghanap ka ng mga pamamaraan na makapagtrabaho ka sa pamamagitan ng paggamit mo ng online, cellphone. Ikaw naman. Mukhang tamad ka lang ata. Hindi po, sir. Nagre-real estate po, sir, ako, kahit pa paano. Ayun naman pala, yung real estate, di mas malaki pa sweldo mo kaysa kanya kung real estate agent ka. Sir, self-employed lang po, dito lang po sa Oriental Mindoro. Kaya nga ma'am, self-employed, yun nga sinasabi ko, self-employed, using your computer, working at home, okay, kikita ka, wag mo iasa lahat dito kay mister. Generous na nga siya kung tutusin ma'am eh, kasi, ma'am makinig ka, libre bahay. So, tapos magbibigay siya ng sa damit, bukod pa sa 8,000, magbibigay pa sa medical. Oh, now do your share. Sir, yung 8,000 pong amount yun, ibibigay niya po yun every month sa akin. Bukod pa ho yung, ibig sabihin po, pag nagkasakit, doon lang po ako magsasabi sa kanya, o nagkasakit ang anak mo, padalhan mo, ganun lang natural, po. Natural, natural. Kasi kung magbibigay siya sa medical, paano niyo malaman, paano niyo makalkula kung magkano para sa medical expenses niyo for that month? Of course, he will wait for you to tell him na, oy, nagkasakit si baby, o pakita mo yung ebidensya na may kasakit si baby, magpapadala siya ng pera. Oy, kailangan ni baby ng bagong damit kasi punit-punit na, magpapadala siya ulit ng pera. Ganun yun. Hindi naman pwede i-prorate niya agad-agad kung magkano ang gagastos sa damit at saka pa sa medical. Ikaw naman. Come on, ma'am. And then, nandiyan ka naman pala as a real estate agent. Work from home. Malaking kita ng mga real estate agent. O kung walang mga construction ngayon, walang mga bentana pa. Hindi. Maraming nagbibenta ngayon ng bahay kasi naghihirap. Yung iba, marami akong kilala, nagdi-dispatch ng kanilang mga property ngayon, ng mga bahay nila para pandagdag puhunan. Diba? Yung mga negosyante, maliliit na mga negosyante, may-ari ng mga small businesses, binibenta yung kanilang mga ari-arian ngayon para pangdagdag puhunan, pambayad sa kanilang mga empleyado. Real estate yun. Kaya nga sinasabi ko, ma'am, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, ayan na, dahilan dito, dahilan doon. Hindi sa kinakampihan ko si Mister. Tama ba ako, Mister? Ay, Mister. Yes, sir. Sir Michael? Yes po. Oh. Ah. Marks, ano sabi ng mga tao? Ako, eto idol ha, mula kay Abe Aquino. Basahin natin yung mga live comments pa rin natin, idol. Ito sabi niya, kung ako Brad, mas okay kung kukunin ko at mas mabuti kung nanay mo ang mag-aalaga habang nasa work ka. Ito naman sabi ni Leonard Alejandro Sumawang, yan ang tunay na lalaki, idol, pero sana eh misis, hindi niya gagamitin pang lalaki ang ibibigay sa kanya. Aba, ito pa, kay Kevin Huaton, sabi niya ha, swerte naman ng babae, sana sir makahanap ka ng babae para sa'yo talaga. Ayan, idol. Pero syempre, marami pa rin tayong natatanggap na mga ibang humihingi ng tulong dito, idol. At pinaalala po natin sa mga kapatid natin na ipinapasa natin yan sa ating virtual action center na nandirito lamang po. So, nababasa nila yan, kaya huwag kayong mag-alala. So, in short, Chang Marks, marami ang nagsasabi in favor of Sir Michael. Yes, idol. Tama. Narinig mo yun, Ma'am Jonaline? Narinig ko. In the court of public opinion, talo ka na. Kahit na siguro in the court of law, pag idan natin sa batas, mukhang tagilid ka rin. Kasi hindi naman pabaya pala itong si lalaki. Kuminsan kasi ma'am, huwag tayo mapagsamantala. Sorry ha for the word again. Ay, sir, hindi naman po siya nagpabaya ng sustento. Nung okay naman po kami. Ito,
kami no, ma'am, ang ibig ko sabihin, magbanat ka rin ng buto. Ay, nagbabanat naman po talaga sir ako ng buto. Hindi naman po ako nagpapabayaan ako. Hindi, kasi sabi mo kanina, sabi ni Mr. sabi ni Michael, ang gusto mo raw, pati ikaw, sustentuhan. Ay, hindi naman po sir sa ganon. Dahil kasi dalawang bata po, ito, kinuwinta ko po ang aming expenses. Kulang naman po talaga. So, kung sa ngayon, gipit pa po talaga ako, hindi pa po ako makapuresa kung paano ako magtatrabaho dahil nga po ang mga bata, maliliit pa. Pero at home, nag-online naman po ako para kumita ma'am, ako ng sarili ayan, kong ma'am, pera. Ayan, ma'am, may online ka, magbibigay si mister. In fact, sa tingin ko, qualified ka sa SAP din. O, kumuha ka rin ng SAP. Dumiskarte ka. Di ba? O, kung dati, ikaw may trabaho at nagbabayad ka ng SSS, Pilal Pag-ibig, self-employed ka, pwede ka siguro kumuha sa dole. I don't know. Try. Work it out. Ma'am, use this. Sayang naman, binigyan tayo ng Panginoon nito para gamitin. Ano po? Okay, ma'am? Okay. Sige po. Off-air, pag-uusapan niyo ulit. Itutuloy niyo yan. Pag-uusapan niyo yan. At si Carol naman nandyan para ayusin kayong dalawa pareho. Okay? Sir Michael, salamat po. Salamat po sir, sa... Maraming salamat. Time na binigyan sa amin. Okay. Salamat yes, po, ma'am Jonary. Napakasimpleng problema. Pinalala kasi itong isa mukhang talagang gusto niya more money pa more.